Good morning po. Ayan po, at ubo na yung mga butong sunflower. Ito pong butong sunflower na to, ibinabad ko po ito sa tubig. Pamakalawa po, binabad ko sa tubig. Tapos, magdamag po, binabad sa tubig. Tapos kahapon, kahapon po ng maga, ang ginawa ko dito ay pinatuyo ko po siya. Tapos, ibinalot ko dito sa basahan. Ayan po. Ayan po nga po ngayon. Ayan po, mahaba yung tubo niya. Ito po ay pantanim na. Kaya itatanim ko na po siya ngayon sa hinukay ko kahapon. Ganun lang po yung proseso ng pagpapatubo ng sunflower. Pwede po itong idirekta sa lupa. Pwede rin, kasi ako alam po, mga 5 araw abutin bago siya tumubo. Kaya po ang ginawa ko, binabad ko po sa tubig at saka binang ng magdamag at saka binalit ko sa basahan na tuyo. Ayan po ang resulta. Tubo na po siya ngayon. Ganun din po yung proseso sa pagpapatubo ng binhi ng palay. Binababa din po sa tubig, tapos kinukulob para tumubo. Ganun po. Ayan po, at nakahanda na po itanim ako kahapon. Ngayon po, itatanim po na po siya. Itatanim po na po siya doon sa may gilid ng daan at saka sa may, ito, sa may gilid ng talong at kamatis sa may tabi ng dragon fruit. Doon ko po siya ilalagay. Sige po, samahan niyo po ako magtanim. Ayan po, magsisimula na po ako magtanim. Ito na po sa taniman ko. Ito po, binukal ko na kahapon. Kaya ito po, okay na. Sana po ito ay mapatubo ko. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Ito yung gagawin ko. Hindi bali po kumapal. Kasi nga po, madali namang tanggalin kapag kumapal. Para ano lang po, para sigurado lang po natutubo. Po, pagyari ko pong pagyari ko pong budbud yung buto, tatabunan ko na po ng konti-konti. Konting tabo lang po, yung malubog lang po yung buto. Yung malubog lang po yung buto para hindi sila mahirapan na umangat. Ito pong tanim ko na to, hinanda ko na kahapon. Kaya po ngayon, laglag na lang po ako ng laglag ng buto. Tapos po, tatabunan ko lang ng konti. Okay na. Ano po kabilis magtanim. At ito po pagdating ng December, po yaani na. Makakahabis na po kami ng bulaklak pagdating ng December. Bali, sunod-sunod po ito kasi po marami pa yung tanim ng sunflower doon sa harapan. Saka dito po sa may tabi ng sito ko na yan. Yan po, malaki na po yung sunflower ko dyan. Mamaya papakita ko sa inyo. Yan po yung mga tatanim ko ngayon. Yan, tubo, maganda po tubo nila. Mahaba na. Yan. Wala po kasi kundalang stand ngayon eh. Nakalimutan ko po yung stand sa bahay kaya hindi ko mabitawan yung cellphone. Wala pong magka-camera sa akin kasi nga po si Kaemon may ginagawa. Ngayon po, ang gagawin ko dito na ay bubudburan ko na po lahat at tatabunan ko na lang para sabay-sabay. Ayan po, tapos na po ang budburan itong rito. Tapos na po ang budburan. Tatabunan ko naman po ngayon. Ayan. Konting-konti lang po yung tabo niya. Para malubog lang po yung buto. Para po kumapit sa lupa at tumubo. Itong sunflower na to, bukod sa naibibenta na, ano po ito?
gagamitin po namin, ipapamigay namin sa nadadala namin sa simbahan o dinadala ko sa simbahan pag araw ng Linggo. Ayan, nagdadala po ako sa simbahan nung may bulaklak. E ngayon po, walang bulaklak kaya hindi po ako magkakadala. Pero kapag ayaw tupin ng bulaklak, sigurado po yung Linggo-Linggo, makapagdadala ako ng bulaklak ng sunflower sa simbahan. Ayan. Tsaka iba po, yung gustong bumili, ano mga okasyon, pwede po bumili. Sa message nyo lang po ako. O kaya tawagin nyo lang po ako sa cellphone at ano po, bibentahan ko po kayo. Yan, tapos na po ako dito. Lilipat naman po ako sa kabila. Ayan po, dito naman po ako magtatayin sa may tabi ng papaya, sa may tabi ng talong. Ayan, dito po ako magtatayin naman. Kasi nga po, puro kamalas na natatayin po dati dito. Ngayon, hindi na gumaganda. Kaya, ibahin ko naman po itanim ko para baka sakali sa susunod. Nabakanti na siya. Nabakanti siya sa kamatis, kaya pwede ko na ulitin. Pag-harvest itong ano ito, sunflower, kamatis naman po ilalagay ko. Po, sisimula ko na po magbudbud. Pagkatapos magbudbud, tatabunan ko lang. Yan lang po yung pagbubudbud para dahan-dahan po. Ayan, ganun-ganun nyo lang. Pero asa diskarte nyo, paano kayo magbubudbud? Pero ako, ganyan ang diskarte ko sa pagbubudbud para na ano ko yung bagsak. Para napaparehas kayo bagsak. Yan po, mabilis lang. Tapos na rin po ako magbubudbud dito. Ngayon po, itatabunan ko na. Ayan. Ayan, kaya lang po pagkatabon. Malubog lang. Okay na. Matabunan lang po yung buto. Matabunan lang po ng bahagya. Okay na. Pagkatapos po nito, sila po ididiligin ko. Para may bawang tubig yung, ano, yung buto ng sunflower. Para tumuloy-tuloy po yung tubo niya. Didiligin ko po. Kasi po, baka hindi umulan, baka hindi po tumuloy yung tubo. Ayan po, natapos yung isang tudling, natabunan ko na rin po. Kaya po, didiligin ko na sila. At kukuhanin ko lang po yung hose. Ayan po. Dito naman po ako ngayon sa may ano dito, sa tanim ko na papaya dito. Dito naman po ako nagtatanim ng okra. Ayan po yung mga buto ng okra. Tinatanim ko po siya dito sa pagitan ng papaya at kalamansi. Sayang po kasi space, kaya tatanim ko po siya ng okra. Kaya ng maga po, nagtatanim ko ng sunflower doon sa gilid doon. At saka doon sa gilid doon, itanim ko yung sunflower na binabat ko kapon. Ngayon po itong okra. Sayang po kasi space, kaya tataniman ko ng okra. Dito po sa lugar na to, pagka talagang umulan ng malakas, madalas ang ulan, ito pong lugar na to nagkakatubig. Kaya po hindi na yung mataniman ng ibang gulay. Gawa nga po ng baka pang tubig. Ito nga pong papaya na to, hindi kami sigurado dito kung ito ay magtutuloy kapag ka ito ay na ulan ng malakas kasi baka magkatubig, sigurado pong ito yung mamatay. Yan. Ang mabubuhay lang pong papaya dyan, yung mga malalaki na yun, kasi nga po, medyo mataas po yung lugar na yun, kaya po sigurado hindi matutubig. Itong lugar po na to ang matutubig, yan, mababa po ito, hanggang dun po sa may dulo na yun, sa may dulo ng daan na yun, mababa po yan. Nagkakatubig po talaga dito kapag ka talagang tagulan na nag-uulan. Yan. Ayan po, pagtatayin po ng okra, hindi naman po masilan yung okra. Ito po yung halaman na madaling patubuin. Basta po, bubong ka lang po ng ganyan. Bubong ka lang po kahit paano maano rin lupa. Masugatan lang. Ito nga po kasi kahit na itsam mo lang sa isang lugar, ito pa itutubo.
Kahit na hindi nakahukay yung lupa, tutubo po ito. Pero ako po, ihuhukay ko naman. Para naman makalalim yung ugat. Kasi nga po pala, ngayon po, maambot na bumpo ngayon. Yan. Maambot na bumpo ngayon. Hindi naman po makakabasa, pero maambot po. Ganito po ang oras ang masarap magtanim. Ganitong panahon, medyo malamig. At saka po, mababasa yung buto. At sigurado po, kaya po sigurado tutubo. Yan. Sige po, ako yung magbubungkal muna para makarami po akong tataniman. Marami pa po itong buto ko. Yan, marami pa po yan. Sige po, ako yung magagambol muna. Pagagambol ko at magtatanim. Ay, ganito nga po pala pagtatanim. Yan. Hindi ko na po ginambol ng dire-diretso. Bahal lungaw lang po ang ginawa ko. Ito lang isang lungaw to. Tapos isang lungaw yan, magkakalayo po. Ang gagawin ko po dito, lagyan ko lang po siya ng ilang pirasong buto. Yan. Yan lang po. Ganun lang po yung pagtatanim ng okra. Tapos tatadabunan na. Tantabon po sa okra, yung mababulan din po para po siya mabilis makalabas sa lupa. Para po mabilis sumaki. Tapos po ito, pagka po malaki na, pinapatabaan din po ito para tulong sa kanilang paglaki. Yan po yung okra. Bali po ang tatanim ko dito, yan, pang-apat na tuloy ko na po ito. Isa, dalawa, tatlo. Pang-apat na tuloy ko na po itong tinataniman na to. Ito po dati, hinukay ko na to. Hinukay ko na po ng mababaw kasi nga po tataniman ko sana naubos po yung buto ko kaya hindi ko po nataniman. Ngayon po ito okra na po itatanim ko. Yan po yan. Tapos po pagyari ng isang tubig na to siguro isang tubig pa po doon sa gilid na yun. Yan. Medyo maluwang po space doon kaya maglalagay din po ako ng okra doon. Yan po yan. Yan po. Nandito ako ngayon sa may daan na to. Sa may tabi ng ano ko dito, guwapol. Yan. Ito po yung mga guwapol ko nakatayam dito. Sa hilera po na to, naitayam ko dito, apat na puno. Ayan po, isa, dalawa, tatlo, ito po yung malaki. Ayan po, dalawa na isangan niya. Ayan po, ilang buwan na rin po ito, siguro po mga tatlong buwan na to. Mga tatlong buwan ko na po na itatanim to. Ayan, pero po, ayan, malaki na. Malaki na po sila. Ayan, malaki na. Siguro po, ang taas nito. Baka ang taas po nito, mahigit na pong 2 feet. Mahigit na pong 2 feet yung taas ng bayabas na to. E ngayon po, nagagayak po ang tanim sa tabi nito. Kasi nga po, itong mga itanim pong sunflower sa kabila na to, baka po masyado makapal. E ang gagawin ko po, nagagayak na po ako ng taniman din sa kabila para kung sakasakaling makapal ang tutubo dito, mag-ilipat po ako dito sa ng sunflower sa lugar na to. Sa kabilang side, para po maganda rin tingnan, mas maganda tingnan. Para po dadaan pa sa sunflower, magkabila may sunflower po, mas maganda tingnan. Yan po yun. Ito na po yung nahuhukay ko. Yan po, inuhukay ko na po sila. Ay malambot naman po yung lupa. Kaya ang pinanghukay ko lang po, itong ita ko. Tapos sabay, ginagambulan ko na rin po ng konti. Itong aking guwapol. Para po lang lumuwag yung lupa niya. Konti-konti lang naman po sa paligid niya. Yan po yung guwapol ko na ito, tahimik lang dito. Pero, pagka umabot po siya ng 2 taon, tsak po ito may bunga. Ganun po yung guwapol. 2 taon po yung namumunga na. Yan. Yan po. Kaya po ginagambulan para mapasok ng tubig yung ilalim. Para umulan man, sigurado magkakatubig yung ugat niya sa ilalim. Yan po yun. Sige po, itutuloy ko po muna itong aking paghukay dito. Ano pa po yung hukayin ko? Nakakalahati pa lang ako dito. Kalahati pa po. Yan po. Sige po, itutuloy ko po muna. Ayan po, tapos na po ako dito. Na-ready ko na po itong paglilipat ako ng sunflower kapag malaki na. Nagambulan ko na po yung mga guwapol. Kaya po, okay na po ito. Marami na po kami nagawa ngayon ni Kaimon. Pero si Kaimon po, nandun pa. Mag-grass cutter pa po kami sa Gawiron. Pupunta ko pa po siya doon. Ngayon po, mag-alasing ko na ng hapon. Kaya tapos na ako sa ginagawa ko dito. Tutulungan ko naman si Kaimon sa pagdadamuron sa may aming okrahan doon. Sige po, hanggang dito na lang. Sana po, patuloy niyo po supportahan yung aking channel. Kain GTV po. Sana po, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-like niyo po. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat.